Sumulat na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Office of the Solicitor General upang magpasaklolo na hilingin sa Supreme Court na bawiin na ang ipinataw na temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng no contact apprehension policy. Ayon sa MMDA, nasa halos triple na ang itinaas ng naitatala nilang traffic violation sa Metro Manila mula nang masuspinde ang NCAP. Bukod dito, mas dumadalas na rin anila ang aksidente sa mga kalsada. Kami po sa MMDA sumulat na sa Office of the Solicitor General, ipinakita po natin yung datos na nagpapakita na simula nung nasuspend yung NCAP, substantially na doble, na triple yung mga nagbabiolate na naiitala natin. At the same time, dumami rin yung aksidente. Mula sa dating mahigit 9,500 na average traffic violation na naitatala ng MMDA sa isang buwan, umakyat ito sa 22,736 noong Setyembre ng nakaraang taon at lumobo pa ito sa 32,739 nito lamang May 2023. Agosto noong nakaraang taon, nang maglabas ng TRO ang Korte Suprema na pansamantalang pagpapatigil sa implementasyon ng NCAP. Paliwanag ng MMDA, hindi nila kayang bantayan ang lahat ng mga kalsada sa Metro Manila, kaya't umaasa sila na pagbibigyan ng korte na bawiin na ang suspensyon ng NCAP upang muling madisiplina ang mga pasaway na motorista. Mukhang maganda naman po yung feedback at nasa kanila po, parang ang reaction naman po ay ipipresenta sa Korte Suprema itong mga datos na ito and hopefully ma-lift po yung TRO at least. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.